taas-taas yung ahon, kaya naka-permira na tayo. Ganda mga kaya, kumakain muna kami nito sa tabindaan. At gutom na, gutom na. Sarado. Sarado nga yan. Nandyan yung mga tao, nag-iintay. Mga nakaramotor, rider siguro, aray. So yun mga kabayan, magandang umaga sa inyo. Bale, nandito na tayo ngayon sa SM Batangas. So yung nakita nyo dyan sa unang video ay yung ating mga dinaanan. Yan, SM Batangas na yan. Bale, pupunta tayo mga kabayan doon sa Monte Maria. Sisimba tayo. Dahil nga naipangako ko na mabuntis lamang yung aking asawa, ay sisimba tayo sa kanya dahil nakikita natin lagi yon, yung Monte Maria iyon pagtatawid tayo ng Mindoro. Nakikita natin sa barko. Kaya lagi kong nasasabi na pupuntahan kita. So yun, pupunta na kami. So pamula dito sa SM Batangas ay ipapakita ko sa inyo kung may mahihirap na daan o maluang yung daan o masikip. Dahil kagaya ko, ako ay kuwan lamang baguhan sa pagmamaneho ng sasakyan. Kaya sa mga baguhan ay siguro ay kinakabahan at baka mahirap ang daan o maraming sasakyan. So yan mga kabayan, kita-kita tayo pagdating namin doon sa simbahan. Okay? Ayan na mga kabayan, nandito na tayo sa Libho. Libho, Barangay Libho. Halos simula SM Batangas hanggang Monte Maria ay nasa 19 kilometer, malayo-layo mga kabayan. Ayan mga kabayan, maganda ang daan. Okay na okay ito, hindi kayo kakabahan. Pero hindi natin masabi sa mga padulo pa, dahil doon sa isang YouTuber may nakita ako na medyo mahirap-hirap. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong itsura. Pero sa ngayon, buka na pa lamang ay madali. Madali lang yung daan. So ayun, mamaya na lang ulit mga kabaya. Pag may nakita tayong masamang daan, ipapakita ko rin sa inyo. Sabi nyo na. Ayan mga kabayan, nandito na tayo sa Shell, yung planta ng Shell. Ayan, makikita nyo. Maganda naman daan, maluang. Ayan, yan yung puwan ng Shell, gasolina. Makapunta kaya direct para mapuno ang aking sasakyang aray. Hindi, gagawin niya ang gasolina. Yan yung Shell. Yan o, makikita nyo. Medyo paliko-liko yung kanilang daan. Yan, paliko-liko. Many hours later. So ayan mga kabayan, medyo mga paliko-liko ang daan na paahon. Nakakapanibago pag bago ka pala ang dumaan dito. Kaya, Juan, para ma-sure mo yung iyong pagmamaneho, ikaw mo na, mag-permera ka o segunda na. Pero sa segunda, kayang-kaya na kahit paahon na paliko. Yeah, yan ang daan. Pag hindi ka pa sanay, eh, pag sanay ka na eh, bakit ka? Makikinig sa akin. Alay, base lamang sa na-experience ko ngayon sa mga pupunta din sa Monte Maria at si Simba. Yan yung daan, sa una ay maluang, sa pag nasa gitna ka na ay pakipot na ng pakipot. Tapos minsan sa tabi ng kalsada ay may mga nakaparada na kutse. Ay sa paahon pa naman, kagaya nito. Yan. Mga nakaparada sa tabindaan kaya nakakakuha, nakakailang. Dire-diretso lang tayo. Medyo makipot-kipot na yung daan. So
yun na, at nasabi ko na naman sa inyo, ay di pag nandoon na ako sa simbahan bago mag-video ulit. Yan, ipakita mo ang barko. Yan, siya. Nasa tabi na tayo ng dagat. Malapit kami sa Mindoro. Pero pala din yung pier. Ano? Yan, malapit kami sa Mindoro. Saan? Diretso na ang... mga kabayan, namaya na lang ulit pag nandun na sa simbahan. Ulit-ulit na tayo. Bye! Bye-bye! Nakahaw na naman tayo. Nakabahan na naman ako. Ayoko na mag-seatbelt. May natatanaw na tayong dagat. Dagat na tayong nakikita. Malapit na tayo sa Mindoro. Ilang minuto na lang. Nakakangalay ng paa. Yan, ito, palusok. Mamaya, patay, pag-ahon. Kailangan nakasigunda na tayo dito. Permera. Baka tayo yung tanaw na natin ang Monte Maria. Nandito na tayo sa Balisbis ng dagat. Ang sarap magligo. Ligo ka kaldrain, hindi yung sarap, maganda. Ito mga kabayan, kabang-kaba na ako dahil kwan. Sobrang may matataas na ahon. Tapos paliko-ligo pa. And medyo mahirap ang daan sa mga baguhan na nagmamaniho kagaya ko. Dahil ito'y bundok pataas, kaya mahirap siguro. Nakakatakot. So sa pabalik naman mamaya ay medyo madali na. Dahil puro lusok na, okay na okay. So ayun mga kabayan, sa mga magtatanong dyan, ay mahirap ang daan. Sa una, madali. Pero pag nasa mga patapos ka na, malapit ka na sa Monte Maria, ay napakahirap pag sa mga kagaya nating baguhan sa pagmamaneho. Pero yung iba ay siguro sa ulo na nilang daan, kaya mabibilis na magmaneho. Ay ako'y nangangapa pa. Kaya ganito, puro segunda na lang tayo muna dito. Yan ang daan. Parang bituka ng aso. Hindi, bituka ng manok. Yan. May ahonin pang isang ahonin. Kailangan makaahon tayo. Kailangan ipermira na pala dapat. Pagkuhan. Ay, nakakatakot na. Ang taas ng daan. Tayo para sure.
natin. Yo, may bumaba pang uwak. Barangay Pagkilatan. Yan, nasa barangay pag... Baka tayo lampas na dahil yun daw may papasukan eh. Iyon na gaya, kita mo ga. Barangay Pinagkilatan. Dini na nga yata ang Monte Maria. Yan, nandito na tayo. Nakarating tayo ng awa ng Diyos ay ayos na ayos. Wala na yung problema. So mamaya ay gabayan sana kami pag-uwi naman. So yun, mamaya na. Pag nandun na uli ako sa loob, lagi na lang mamaya. Mahirap ang daan sa mga bago. Yan, saan tayo? Dine? Kakanan tayo? Baka yun yung nasabihin yung papasokan. Kakanan kaya yun? Dine, oh, tinabong ako. Dine? Nakalaan ko, nakalagay dyan. Oh, malakin mo. Dini mo sabi, nakita nga Dini dudo. Malay mo na lang ng entrance. Ayan, nandito na tayo. Kaso ay parang sarado yata. Ayan yung office. Yan. Alas 8 pa. Titingnan ko. Monday ang close nila. Bababa tayo para tingnan natin kung anong itsura. Sarado. Sarado nga yan. Nandyan yung mga tao nag-iintay. Mga nakaramotor, rider siguro aray. So itatanong natin doon kung saan nakakapasok. Tanong natin. Ay. Magtatanong tayo din kay ating nagtitinda. Kasi parang sarado yata eh. Ate, saan po dyan nakapiling yung pag nakapasok? Dito rin lang ang hondaan. Mamaya pa lalas nila. Mm. Kahit ho, mga yung sasakyan, dito rin lang. Ayun. Kahit bike lahat. Aha. Salamat ate. So ayan mga kabayan, nandito na tayo sa Monte Maria. Kaso isarado pa, mga alas 9 para ho magbubukas yung pagpapapasok ng sasakyan tsaka ng mga tao. So bali, yun nga. Nakarating na tayo dito sa mga bagong nagmamaneho ng sasakyan na 4 wheels. Eh, talagang mahirap yung daan, mahirap. Pahaliko-liko tapos paahon. Minsan ay nabibitin pa ako. Yan. Marami ng tao, alas 9 para wari magpapapasok. So yun, mamaya na lang ulit pag naroon ako sa loob. Yan ang mga kasama ko. Nandiyan eh. Ayan, nandito na tayo sa labas. Bale, maghihintay na lang tayo magbukas. Ang mga iihi daw muna. Yun, yung isa ngayon. Pag kinanono dyan. Maganda ang lupa nga rin. Maganda ang lugar. Mataas. Pag kinabangga dyan. Tayon. Ayun, at kami kakain muna din sa tabindaan dahil nga mamaya pang alas 9 yung bukas ng pagpapapasok papunta doon sa simbahan. Yan. Kakain muna kami din eh. Nagdala kami ng kanin tsaka piritong manok. Ayos na yun. Basta may pang alis gutom. Tapos mamaya na lang ulit pag-uwi namin tsaka kami kakain. Kain kayo, kain ng init.
So yun na, papasok na tayo. So yun mga kabayan, nandito na tayo at papasok na tayo. Yan, pataas na tayo dyan sa simbahan. Dito na lang tayo. Saan ganyan? Pwede na tayo dito. Init. Yan taas. Ari yung nakikita namin sa kuan ay pagpunta pag napunta ng Mindoro. Hindi masyadong makita para tayo nasa eroplano ah. Hindi masyadong makita. Alright, titingnan natin muna yung entrance na rin. Ito na sir yung entrance na, pinaka-entrance. Yo, may nagtitinda. Oh, yun. Sunday lang pala rin bukas, kaya hindi tayo makakapasok. So, yun. Sa mga pupunta dito, kung attend kayo ng misa, ay Sunday yung bukas. Pero pag mga ganitong kuhan, Lunes hanggang Biyernes, Sabado, sarado ito. Sarado.
Hindi tayo makakapasok sa loob. Apo. Ayan, pupunta tayo doon sa harap. Tingnan natin. Tadinit, mag-picture tayo. Yon, tatlong itlog naroon. Yeah, may sumuhan din eh, Noriel, may sumuhan. Sumo tayo din, sumo. May sumuhan pala din eh. Babe, parang paang hawak ko, babe. Nakamoy ba? Joke lang. Kaya bagong po. Yo, magpapapicture daw sa atin. Tapos tayo, magpapapicture din. Para makasama rin sina kuya sa vlog natin. Nagba-vlog-vlog ho. Okay na yun rin na yun. Hilera talaga. Saba. Tingnan po tayo. Kaso malapit ang mga Salamat. Ayan, dami motor. Kaso Webes ngayon, hindi naman sila makakapasok dito sa loob.